So, problem number 5 na tayo sa auxiliary equation repeated roots, no? So, una, meron tayong dalawang problem dito, 5 and 6. So, unahin muna natin yung problem number 5. Doon sa last problem po natin is problem number 4 tayo. So, continue natin dito. So, kagaya po ng sinasabi ko dati na last mga previous problem ko is ubusin ko talaga yung problem sa book sa repeated roots and doon sa imaginary root. Pero this time, ang gagawin muna natin o ang sasagutan muna natin is yung repeated roots ng general solution and yung repeated roots naman sa particular solution bago tayo mag-imaginary root, no? So, the problem number 5, naka-differential equation, kailangan muna natin i-convert yan to auxiliary equation. So, magiging m squared plus 4m plus 4, right? So, equal to 0. So, ang gawin muna natin, ang 4 kasi dito is naka-perfect square of trinomial. So, gawin muna natin siyang square of binomial, no? So, square of binomial by m plus 2 quantity. Tama ba? So, yan, quantity. So, ang gawin mo, ito positive 2. Pag i-transpose natin yan, magiging negative 2. Tama kayo dyan. Pag nagiging negative 2, ang tanong, ilang roots ang meron sa negative 2? Dalawa. Diba? Kasi naka-quantity. 2 yan. So, malamang dalawa yan. So, ibig sabihin, ang magiging m1 natin is negative 2. Then, ang m2 natin is negative 2. So, tama nga naman kasi repeated roots yan. So, natural talaga na magre-repeat yung mga roots na makukuha natin. So, transpose lang yung positive 2, negative 2. Then, meron na tayong dalawang roots, which is quantity kasi yan. So, dalawang roots. So, the general solution natin is y is equivalent of c1. Ito na, negative 2x. Then, dito sa pangalawang c2, dahil nag-repeat yan, maglalagay tayo ng x. So, xe to the negative 2x. So, that is the general solution. O kung gusto mo, i-factor out mo yung e to the negative 2x. Dahil common naman, so gawin mo ganito. E to negative 2x multiply by what? Multiply by c1 plus c2. No? So, yan. Pwede mong gawin ganito. So, pwede rin ganyan. O, pinactor out lang naman. So, sorry. Meron tayong x dito. Nakalimutan ko. Kasi nag-repeat pala yan. So, yan. So, yan po yung magiging sagot natin sa problem number 5. So, sa problem number 6 natin, o naka-differential equation, so, i-convert natin yan to auxiliary, no? So, 4m cubed plus 4m squared plus m equal to 0. So, sir, anong gagawin natin dyan? So, ang gagawin lang natin dyan, i-factor out natin yung pinakamaliit na order. So, ano ba yung pinakamaliit na order? Yung m. Kasi meron lang tayong exponent na 1. So, i-factor natin yung m. Magiging 4m squared na lang, di ba? Kasi factor out yung m. So, dito magiging 4m na lang, di ba? So, plus 1. So, sir, bakit magiging plus 1 yun? Kasi m times 1, m. Yan, is equal to 0. So, ito, gawin natin square of binomial. Tama ba? Gagawin natin square of binomial yan. Magiging m. Kasi perfect square of trinomial yan. So, gagawin natin square of binomial. Magiging 2m plus 1. Quantity is equal to 0. Diba? So, ang gawin mo, so, ang tanong kasi, ilang roots ang makukuha natin dito? So, kasi ang roots kasi na kukuha natin, nagbe-base yan sa malaki ng order. Kung ang problem mo is nasa 3 order, malamang 3 roots ang makukuha mo. So, ibig sabihin, tatlong roots. Unang roots na makukuha natin, dahil m ito is equal to 0, m1 is equal to 0. So, sir, bakit naging m1 is equal to 0? Kasi factor out yung m. So, malamang m1 natin is equal to 0. Pag pinactor out mo yung m. So, ano yung pangalawang roots? So, tingnan mo ito. Naka-quantity. Ano ba yung ibig sabihin na naka-quantity? Ang ibig sabihin po ng quantity, sir, is 2. So, malamang, kulang tayo ng dalawang roots. Kasi tatlo dapat ang roots. Kasi tatlo, naka-cube kasi yan yung order natin. So, ito, i-rewrite mo natin yung equation natin. Ano ba yung equation natin? So, ipakita ko yung step by step. 2m plus 1. Diba? Yan po yung ano natin. So, yan. Plus 1. Meron niyang quantity, di ba? Equal to 0. So, ang gawin mo, positive mo, i-transpose mo dito, magiging what? Magiging, ano yun siya? Magiging 2m negative 1. Di ba? So, negative 1 yan. So, i-divide mo yan by, i-divide mo yan by 2. So, that is m2 is equivalent of negative
1 half. Kasi M1 yan. So, negative 1 half. So, gawin mong dalawa yan. M3 is equivalent of negative 1 half. So, sa bakit naging dalawa yan? Kasi tignan mo dito, naka-quantity o dalawa. Pag cube yan, ibig sabihin gawin mo pang 3. Pag 4 yan, gawin mo pang 4. Pag 5 yan, gawin mong 5. Diba? So, dahil quantity lang yan, naging dalawa. Kasi yung quantity kasi dito yan nanggaling sa square of binomial. So, dalawa yung roots. So, malamang 3 kasi yung roots natin. Una, 2, 3. Kasi, ang order dito sa problem, 3 lang. So, dapat 3 roots. So, magiging general solution natin dito is y is equivalent of c1 e to the 0. So, sa bakit 0? Kasi ang m1 mo is 0 plus c2 e to the negative 1 half x plus c3. Kaya lang nag-repeat. Kaya lagyan na natin ng x e to the negative 1 half x. So, ito na yung magiging general solution mo, pero simplify muna natin. Y is equivalent of e to the power of 0, 1. 1 times c1, c1. So, dito, i-factor out natin yung e to the negative 2x dahil common. So, plus e to the negative 1 half x multiply by c2 plus c3x. So, ito na yung magiging sagot natin sa problem number 6. So, pwede naman, wag mong i-factor out yung e, pero mas maganda kung i-factor out natin, di ba? So, mamaya. So, sa ano mamaya, sa ano tayo, sa problem number 7 naman tayo, hanggang sa maubos natin yung problem sa books.